Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, ang didiscuss naman natin is papaano kung hindi exact yung isang differential equation. Pero tinry natin siya i-test for exactness tapos hindi siya parehas. So meron tayong tinatawag na determination of integrating factors. Although naturo ko na to last year, pero solve pa tayo ng let's say mga two problems para at least mas ma-absorb natin yung pinaka ano niya, yung pinaka paano ba siya ginagawa. So before that, shoutout muna kay John Paul Mark Aman tsaka kay Big Boss. So thank you so much mga Lodi sa patuloy na pag-support. And yun, more power sa inyo and keep focus lang and I hope you all the best. Pagpalain kay ni Lord. So yan, paano ba natin to ginagawa yung determination of integrating factors? So meron tayong, recall natin siya mga Lods. So meron tayong differential equation in the form mdx plus mdy. Tapos kinuha natin yung partial derivative with respect to y, with respect to x. Tapos napansin natin na kapag minus mo siya, dinivide mo sa n, ang lumabas ay f of x. Therefore, the integrating factor will be e raised to the integral of f of x dx. Kapag sa m naman, g of y siya. Pero ang magiging if natin, mga loads, negative g of y. Okay? Tandaan natin yan, ha? Pero, since medyo mahirap pa siyang intindihin based lang sa formula. So, try nating i-apply. Paano ba siya ginagawa, Sir IJ? Okay? So, number one, lista natin. Ay, gawin natin yung method. Number one, x squared plus y squared plus 1 dx. So, pwede natin i-distribute mga Lodi. So, that is plus x squared minus 2xy dy is equal to 0. So, ang gagawin natin, take the partial derivatives of m and n. So, partial derivative of m with respect to y. So, setting natin yung x as constant. So, ito wala yun mga loads kasi constant na yan. Ang derivative niyan ay 0. So, ang derivative ng y squared, that is 2y. How about yung n natin with respect to x? So, this is equal to 2x. Yung y, iset natin as constant. So, takpan mo yung y. Ano derivative ng negative 2x? Negative 2, then isingit mo na ngayon yung y. Ayan. Kung mapapansin natin, hindi po siya exact kasi hindi nag-equal yung partial derivatives. So, that is how we determine the integrating factor. So, first step, i-minus natin yung partial derivative ni y kay partial derivative ni x. Ni n pala. Partial derivative of m with respect to y minus the partial derivative of n with respect to x. So, that is 2y. Minus 2x minus 2y. Simplify natin. 2y negative negative. So, magiging plus 2y. So, that is 4y minus 2x. Try natin i-factor out yung 2. So, that is 2y minus x. Di ba? So, yun yung magiging integrating factor natin. I mean, yan pa lang yung magiging difference pala ng partial derivatives natin. Tapos, try natin i-observe. Saan ba siya pwedeng i-divide? Dito or dito? Mapapansin nyo to mga loads, ito at saka ito. Diba? So, pwede mo siyang i-divide. Magiging negative 1 siya. So, that will now be divided by n. So, ang lalabas natin, 1 over n multiplied by the partial differences of the partial derivatives. Ano ba differences niyan? So, that is 2 multiplied by 2y minus x. Gamit tayo ng bracket. Ayan. So, this is equal to 1 over n. Ano yung n natin, mga loads? X times x minus 2y multiplied by 2 times 2y minus x. So, yan yung mga loads. Ayan po yan. So, paano pag tinimes natin yan, Sir IJ? E di ito, maka-cancel out. Pero this is negative 1. Kasi nga, that will be negative of this x minus 2y. Kaya pag ginawa natin yan, yung magiging integrating factor natin na f of x is now be equal to negative 2 over x. Diba? Pero hindi pa tayo tapos dyan. Ang pinaka magiging multiplier kasi natin dyan is etong may integral. So, ito na yung makukuha natin, diba mga Lodi? So, that is now, ang IF natin, pinaka-IF natin, ito is part lang pala ng IF, is equal to the e raised to the integral of negative 2 over x dx. So, this is e raised to negative 2 ln x, applying the property mga Lod, so that is e raised to ln ng x raised to negative 2 power property. Tapos, erase mo lang sa i, maka-cancel tong ln.
I mean, e raised to L and that will be cancelled out. Property yun. Therefore, ang magiging integrating factor natin will be x raised to negative 2. So, this will now be our multiplier. Sir IJ, bakit po siya magiging multiplier? Kasi siya po yung magiging magsiset dun sa equation natin, dun sa defect natin, na magiging exact siya. So, sige, itry natin itest. So, tandaan natin, x raised to negative 2. So, you can pause the video if you want to copy, mga lods. Okay, so, x raised to negative 2 yung multiplier natin, ha? Yan natin. Okay? So, paano na po yan, Sir IJ? So, ang gagawin natin, imu-multiply natin yung buong equation by the IF yung nakuha natin. So, this will be multiplied by x raised to negative 2. So, this will be 1 plus y squared over x squared plus 1 over x squared dx. Bakit naging ganyan, Sir IJ? Kasi negative to. Naging denominator lang siya. Tama? Plus 1 minus 2y over x dy is equal to 0. Bakit naging ganyan? X tsaka x raised to negative 2. Ia-add lang exponent. So, product of powers property. So, that is 1 plus negative 2, negative 1. Kaya napunta siya sa baba. So, yan na yung magiging panibago natin. Yan na yung transformed differential equation natin. Then, i-check natin yung partial derivatives, mga lodi. So, partial derivative of M with respect to y is equal to yung x natin, di ba, constant. So, ito, itong constant, derivative niyan, 0. Ito, mawawala na rin. So, wag na, dito na lang pala natin i-cancel. Ano derivative ng 1? 0. Derivative nito, wala na kasi constant yung x. Ano derivative ng y squared? That is 2y over x squared. Bakit hindi mo na pinakailaman yung x squared, Sir IJ? Kasi nga, constant siya. So, with respect lang tayo dun sa y. Okay, next. The partial derivative of n with respect to x. So, this is equal to ano derivative ng 1? 0. So, ang tanong, ano derivative ng yung 2y, iset mo yan as constant. So, parang tatakpan mo na lang yan, mga lodi. Parang ang dinidifferentiate mo na lang, negative 1 over x. Ano ba derivative ng negative 1 over x? Tama, dapat kabisado nyo yan. That is 1 over x squared. Then, saka mo lagay yung 2y. Kaya kung mapapansin mo, that will now be an exact differential equation. Kung di nyo po na gets, mga lodi, ang ginawa ko lang dito, ang dinidifferentiate ko ay yung negative 1 over x. Tapos, iningit ko na lang yung 2y. Kaya naging ganyan. Kung exact na yan, gamitin natin yung method. Kahapon, tinuro ko. So, that is integral of n dx. So, that is integral of 1 plus y squared over x squared plus 1 over x squared dx plus integral of 1 minus 2y over x dy is equal to 0. Diba ang sinabi ko kahapon sa exact, lahat ng may x dito mawawala. Diba? So, may x yan, mawawala. Tapos, yung sa kabila, iset natin yung y as constant. So, we have ano integral ng 1? That is x plus ano integral ng x squared? 1 over x squared, sorry. So, that is negative 1 over x. So, this will become minus y squared over x. Ulitin ko po, ang ginawa ko lang dito, in-integrate ko yung 1 over x squared. Kasi yung y squared is set as constant. And then, you apply the power rule for integration. So, mag-a-add ka lang ng 1 x raised to negative 2 plus 1 all over negative 2 plus 1. Kaya naging negative kasi negative 1 yung denominator. Dito, ganun din. Minus 1 over x plus, ano integral ng 1, mga lods? That is, tama. That's y. Kasi naka-dy na siya. Equals c over, equals c pala, sorry. Yan, equals c. And then, di pala tayo pwede maglagay ng constant kasi variable yun nandito. So, multiply both sides by x. So, we have x squared minus y squared minus 1 plus xy is equal to cx. So, yan ay magiging final answer natin sa number 1. Okay? So, medyo matrabaho lang siya compared sa exact, pero tiyagaan lang talaga. Okay? Try natin yung last example. So, ganun lang po mga lodi, ha? Multiplier po yung IF natin. Kaya kailangan tandaan nyo itong formula na to kung paano siya gagamitin. Tapos, critical kasi kapag sa M mo siya dinivide, negative dapat yung gagamitin mo na integrating factor, yung e raised to ano, negative g of y dy. Okay, number 2. So, gawin natin, Sir IJ, expand po natin yan. So, we have 2xy minus y squared plus y dx plus 3x squared minus 4y
4xy, sorry. 4xy plus 3x is equal to 0. Ah, nawala yung dy natin. So, this should be dy, mga lodi. Okay? So, dy yan. So, first, partial derivatives. So, partial derivative of m with respect to y. Ano derivative ng 2y, mga lodi? Diba 2? Tapos, ilagay mo yung x. So, that is 2x minus 2y plus 1. Diba? Next, partial derivative of n with respect to x. So, that is 6x. Derivative ng 4x, 4. Kaya lang, may y ka. So, sisingit mo pa siya. Plus 3. And then, mapapansin natin, hindi siya exact kasi hindi parehas. So, minus natin. So, partial derivative of m minus the partial derivative of n, this is equal to 2x minus 2y plus 1 minus ito. Simplify natin. 2x minus 6x, negative 4x. Negative 2y, negative negative, so magiging plus. Negative 2y plus 4y, that is positive 2y. Negative positive, so magiging negative. So, saan natin ma-minus yan, mga lodi? So, this will be 1 minus 3, so that is equal to negative 2. Okay? Ang gawin natin dito, factorable yung negative 2. Negative 2 multiplied by 2x minus y plus 1. Kung mapapansin nyo, ito at saka ito, identical. Therefore, i-divide natin yan sa m. Ito na yung gagamitin nating formula. Kaya dalawang binigay kong example para tig isang case. Okay? So, ano na mangyari? So, 1 over m multiplied by the difference, which is ito. Ano mangyari dito, mga lodi? So, that will be 1 over m. So, ano yung m natin? Y multiplied by 2x minus y plus 1 multiplied by dito, mga lodi. Negative 2 times 2x minus y plus 1. Cancel to. Therefore, this is equal to negative 2 over y. Kaya lang, ang IF natin should be negative nung nasa, negative pa nun yung ilalagay natin sa taas. So, we have IF is equal to e raised to the negative nito. Ano negative ng negative? That is positive. 2 over y dy. So, this is equal to e raised to 2 ln y. Applying power property, ln y squared. Therefore, this is y squared. Yan yung imumultiply natin sa differential equation natin para maging exact siya. Okay? So, tandaan natin y squared. Ha? I-post nyo na lang, mga lods, if ever kakopy kayo. O kaya, you can comment dun sa video natin if you have questions. So, I'll try my best to answer all of them. Okay? So, ang multiplier natin ay y squared. So, multiply everything by y squared. So, ano mangyari? So, multiply natin by y squared. So, that is 2xy. So, this will be 2xy cube minus y to the 4th plus y cube dx. Minultiply ko lang lahat, mga lodi. Ha? Plus 3x squared y squared minus 4xy cube plus 3xy squared dy is equal to 0. Okay? So, try natin i-test yung derivatives, mga lodi. So, that is partial derivative of m with respect to y. That is, ano derivative ng y cube? That is 3y squared. So, that is 6xy squared. Yung 3y squared, minultiply ko lang sa 2x. Kasi yung x natin is constant. Minus, this is 4y cube plus 3y squared. Dito naman sa kabila, partial derivative of n with respect to x. Ano derivative ng x squared? 2x times 3, 6xy squared. Minus derivative ng 4x, 4 lang. So, 4y cube plus derivative ng 3x, 3 lang. Then, ilagay mo yung y squared. Ayan, parang ganun talaga yung setup niya. Magiging exact siya sa tulong ng IF natin. Okay, and then, gamitin na natin yung magic technique. So, that is integral of 2xy cube minus y to the 4th plus y cube dx plus integral of 3x squared y minus 4xy cube plus 3xy squared dy is equal to 0. The problem is, ay yung pinakamadaling paraan is, tingnan nyo, lahat to may x na. Diba yung tinuro ko kahapon without x term? So, ito, mawawala. Ito, tsaka ito. Therefore, ito lang i-integrate natin, yung left side. Tas equal c.
So integrate natin yung dx. Ano yung integral ng 2x? 'Di ba? X squared 'yun mga lodi kasi power rule. So dapat yung mga basic integration magdamay niyo na. So that is x squared y cube. Kapag y lang, lagyan mo lang ng x minus xy to the 4th plus xy cube is equal to c. O kaya pwede mo ring i-factor out yung pinaka-common nila, that is xy cube multiplied by x minus y plus 1 is equal to c. So pwede naman na naka-factored form para mas simplified. So just in case meron kayong questions or concerns, huwag kayong mahiya magtanong mga lods. Thank you so much for subscribing to my channel, and if hindi mo naintindihan yung exact, you can go back to our previous video para mas madali mong ma-analyze. Ah, ganito pala yung ginagawa sa exact. Okay guys, thank you so much and I hope you all the best. See you on my next math tutorial video and bye for now. Thank you so much.